Paano pagkasyahin ang maliit na sahod? 4 tips. Ang pagiging empleyado at pagtatrabaho na marangal ay parte talaga ng buhay dahil ito ang pangunahing source of income ng marami. Pero malungkot man isipin, maraming employee ang maliit lang ang sahod at nahihirapan pagkasyahin ang kinikita, lalo na yung may mga binubuhay na pamilya. Today, ibibigay ko ang 4 na paraan para mapagkasya ang maliit na sahod. Ang una mong dapat gawin para mapagkasya ang sahod mo ay ang mag-compute. Ang pag-compute ang pinaka-importante sa budgeting. Dito mo malalaman kung sapat ba ang sahod para sa gastusin. Halimbawa, ang sahod mo ay 600. Kailangan mong ilista ang mga pangunahing gastusin. Sa ganitong paraan, malinaw mong makikita kung saan napupunta at kung meron bang natitira. Kung mapapansin mo dito sa computation na binigay ko, 70 pesos na lang ang natira. Napakaliit nito at hindi mo mapagkakasya ang 70 pesos kung meron kang pinag-aaral at hindi ko yan sinali sa computation na binigay ko. Pero huwag kang mag-alala. Dahil sa number 3 and 4 na nasa listahan natin, makakatulong yun sa'yo para madagdagan ang source of income mo sa pinakaposibleng paraan. Ang mahalaga, alam mo na kung ano ang kahalagahan ng may malinaw na computation dahil ito magmumulat sa'yo kung may mali ka bang ginagawa sa paghawak ng pera. Ang number 2 sa listahan natin, huwag kang uutang kung hindi mo naman gagamitin pang negosyo. Marami sa mga Pinoy ang nagigipit at umuutang para pansamantalang makaraos sa mga gastusin. Pero alam mo ba na ang utang din ang pinakamalaking factor para mas lalo kang mahirapan? Ang utang ay kadalasan may kalakip na 5-6. Mahalaga na matutong magtabi kahit konti para sa emergency funds. May mga pagkakataon kasi sa buhay na merong bigla ang kailangan pagkagastusan. Kapag wala ka na itabi, mapipilitan kang umutang at sa ganitong sitwasyon, lalo kang mahihirapan at hindi mapagkakasya ang maliit pong sahod. At ang number 3 natin para mapagkasya ang maliit na sahod, turuan ng ibang member ng pamilya na kumita o magnegosyo. Minsan kaya hindi nagkakasya ang sahod mo dahil ikaw sa lahat ng financial expenses. Madalas itong nangyayari sa mga OFW na nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Hindi naman masama ang ibigay lahat at ikaw sa lahat pero hindi talaga yan magkakasya sa paglipas ng panahon. Dahil may mga pagkakataon na tumataas ang mga bilihin o expenses lalo na kung pamilyado ka at lumalaki ang mga anak mo. Pero ang sahod mo nananatili pa rin sa minimum. Napaka-crucial na habang maaga pa turuan ang bawat isa na kumita ng pera. Maaari ka magtayo ng sari-sari store, magpa-scale ng ice for sale, load business, and more. Maraming small extra income na hindi naman required na mahihirapan ang nagbabantay. Ang pinakahuli sa ating listahan, maging masipag at huwag maging maselan. Para mapagkasya ang maliit na sahod, hindi ka pwedeng magpahinga sa araw ng day off. Ito ang pinakamahalagang araw na marami kang oras para umisip ng mga paraan para gumawa ng paraan kung paano ka magkakapera. Sa araw ng day off, pwede kang literal mag-offer ng mga actual services katulad ng paglalabas sa kapitbahay, pag-babysitter at marami pang available na pwedeng pagkakitaan na hindi mo naman kailangan ubusin ang buong maghapon mo para gawin ang mga bagay na ito. Sa video na ito, marahil naisip mo na para mapagkasya ang maliit na sahod, kailangan ng walang katapusang sipag at diskarte. Marami pa kaming video na makapagbibigay sa buhay mo ng positive impact. Ilalagay ko sa comment section ang link. Huwag mong kalimutan mag-like and subscribe for good luck!